Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Sabay-sabay sinibak sa pwesto ang lahat ng 700 prison guards sa maximum security compound ng Bilibid, pati na ang hepe nito. Mantakin nyo ba namang kahit oras ng duty, nasa bahay lang umano ang ilan at nagpapapirma lamang ng attendance? Meron namang imbes na nagbabantay, nagpapalamig lang umano at meron pang naging tagatago ng pera ng mga preso. Nakatutok si Jonathan Andal. Nagkagulatan kanina sa Bureau of Corrections. Sa utos ni Bucor Director General Gregorio Catapang Jr., biglang sinibak sa pwesto ang hepe ng maximum security compound, pati na lahat ng 700 prison guard doon. I'm not seeing any improvement on the manner of how you handle the maximum prison compound. I still receive information of misdemeanors. Yung mga CCTV na nilalagay ko, binabaliktad nyo pa. Outright na violation of specific orders. Natuklasan din daw ni Catapang na may mga gwardyang nasa bahay lang habang oras ng duty at nagpapapirma lang ng attendance. Kung wala sa bahay, nasa ilalim daw ng mga kawayan at nagpapalamig sa Agri-Industrial Park ng Bilibid imbis na nagbabantay sa mga preso. Nabisto rin ni Catapang ang mga gwardyang tagatago ng pera ng ilang PDL. 1,000 to 2,000 piso lang kasi dapat ang perang pwedeng hawakan ng mga PDL kada araw. Pero may ilan na nakakatanggap ng 1,000-1,000 pisong padala mula sa labas. Kaya para di mabukeng, pinapatago nila ito sa mga gwardya kapalit din ng salapi. Imagine na magpo-pos kayo, ang wallet laman ng wallet nyo, mga hundreds of thousands. Di ba dapat wala na kayong dalang pera pag umang-post kayo kasi wala naman kayong bibilihin dyan, magbabantay lang kayo. Agad pinalitan kanina ang superintendent ng Maximum Security Compound na si Corrections Chief Inspector Lucio Guevara. Ang pumalit, si Corrections Senior Inspector Purificacion Hari, na pinakilala rin agad sa mga leader ng PDL sa Maximum Security Compound. Ang 700 gwardya naman, papalitan ng 300 bagong prison guard na karamihay kakagraduate lang sa training program ng Bucor. 15% sa kanila ay mga babae. Yung mga magiging gwardya ngayon, yung mga nang naka-uniform, walang bulsa, walang pocket, walang lahat. Para wala na kayong isisiksik, wala na kayong itatabing cellphone. We will provide you the body cam. You can communicate within your unit using the Bucor communications. Sa ilalim sa isang buwang refresher course sa mga sinibak na prison guard, saka ipadadala sa mga probinsya at hindi na raw pababalikin pa sa Bilibid. Yung iba, dadaling ko sa Iwahi kasi yung ibang penal colony, nagre-reklamo sila kasi kulang daw silang tao. Ako rin nagtataka, napakaraming tao dito sa headquarters. Overkill, kailangan lang sa isang post mga 2-3, nagiging 10. Ang mga gwardyang mapapatunayang may paglabag sa sampahan ng reklamong administratibo o kriminal. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras.